Ito ang pinaka-importanting bagay na kailangan niyong malaman para makapasa sa employer's interview. Gusto niyo bang malaman kung ano? Manood lang para may matutunan. What's up mga kababayan? Welcome back sa Tips sa Japan serye, Impormasyong Importante by Ludionit in the Land of the Rising Sun, Japan. In this episode, isishare ko sa inyo ang isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan nyong malaman para makapasa sa employer's interview. Pero bago yan, kailangan nyo munang mapanood ito. Whoops! Isa munang patalastas kung pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin, interesado ka na makapagtrabaho dito sa Japan. Kaya pagkatapos mong panoorin ang buo ang video na ito, ay suggest na panoorin mo itong Japan interview tips na video ko. Malaking matutulong yan pagdating mo sa employer's interview o yung tinatawag na selection. Adyan yung mga possible questions at kung paano sagutin ang mga tanong sa interview na yan. At yung tamang body gestures and everything, malaking matutulong sa iyo ng video na ito. Sa katunayan, may mga kababayan tayo na nag-comment do sa mga videos natin dito sa video na ito na natanggap sila dahil dun sa panonood ng video na yon. Kaya I suggest panoorin yan right after nyong mapanood ang video na ito. And don't forget to like, comment, and subscribe mga kababayan. Thank you. Okay, going back. So, nakapag-apply ka na sa mga legit na agency para makapagtrabaho sa Japan. Ngayon, kung hindi mo alam kung ano yung mga legit agency na pwedeng applyan, marami tayong video sa channel na ito tungkol sa mga agency na pwede nyong applyan, kung paano mag-apply sa mga agency na ito, at kung ano-ano ang mga job category na pwede nyong applyan, malalaman nyo sa mga video natin sa channel na ito. Panoorin nyo lang ang mga video na iyan at karamihan dyan ay online lang ang application. So, maraming matutulong yan sa pag-apply nyo, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa probinsya. So, hindi nyo na kailangan gumastos ng pamasahe, pabalik-balik doon sa opisina ng agency, mag-send lang kayo ng resume sa kanilang email address at maghintay na kontakin ng agency. Ang susunod ay ang pinaka-importanting bagay na kailangan nyong malaman bago makapagtrabaho sa Japan o yung kailangan nyong pagdaanan, at yun ay ang employer's interview. Dahil sa employer's interview, yun yung isa sa kailangan talaga nating maipasa bago tayo makapagtrabaho sa Japan. Alam na nating lahat yun, pero meron tayong isang bagay na hindi nalalaman o karamihan ng mga aplikante sa Japan, hindi nila nalalaman ang bagay na ito. Tulad ko, nung nag-apply ako sa Japan, nagulat ako nung sinabi nila na meron palang ganung gagawin sa interview. At yun ay ang trade test. So ano nga ba ang trade test? Dito malalaman ng employer ang kakayahan ng isang aplikante sa trabahong kanyang ina-applyan. Kaya napaki-importante ng trade test dahil isa ito sa makakakuha ng atensyon ng employer sa isang aplikante. Magandang performance sa trade test at magandang sagot sa mga question sa job interview o final interview ang posibleng magdala sa'yo dito sa Japan. By the way, depende sa employer kung uunahin nila yung trade test o yung final interview. Kaya napaka-importante talaga ng trade test, lalo na kapag inuna itong gawin ng employer o unahin itong ipagawa ng employer bago pa man yung final interview. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag maganda ang performance mo sa trade test o pag maganda ang performance ng isang aplikante sa trade test, ito ang posibleng makakuha ng atensyon ng employer sa isang aplikante at matatandaan ka neto for sure. Pagdating sa final interview, isang tip mga kababayan, hindi mo kailangang makipagkompetensya sa mga co-applicants mo. All you have to do is do your best
and show them that you really know what you're doing. Hindi kailangan sobrang bilis at hindi rin naman dapat sobrang bagal. Katamtamang bilis ng trabaho at pinaka-importante sa lahat ay safety first. Malinis at pulidong pagkakagawa pagdating sa trade test, confident at magandang sagot pagdating sa final interview will give you a higher chance of landing your dream job here in Japan. These are the tips that you need to know about the trade test at tungkol naman sa kung ano-ano ang mga pinapagawa pagdating sa trade test sa iba't ibang job category. Muli, depende ito sa employer at sa trabahong ina-applyan nyo. Please let me know in the comment section kung anong job category ang gusto nyong applyan para makapagtrabaho sa Japan at susubukan nating mag-interview ng mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Japan na related sa trabahong ina-applyan nyo. At kukuha tayo ng info kung anong trade test ang pinagawa sa kanila nung time na nag-apply sila. At dito magbubukas ang isang serye sa channel na ito, ang trade test serye. Kaya mga kababayan, please suportahan nyo ang channel na ito at ang serye na ito, malaki ang matutunong nito sa inyong pag-apply para makakuha ng impormasyon kung ano-ano ang mga dapat gawin at kung ano-ano ang mga pinapagawa sa trade test para mapaghandaan nyo ang mga dapat gawin at maging prepared pag sumalang na kayo sa trade test at final interview. Hanggang dito na lang ang video na ito sa susunod na pagbubukas ng trade test serye dito sa channel na ito. Isishare ko kung ano ang aking pinagdaanan at kung ano ang pinagawa sa amin nung time na sumalang ako sa trade test. Para sa mga first time pa lang na makakapanood sa channel na ito, ako po ay isang butcher na nagtatrabaho sa meat processing plant dito sa Japan. So, isishare ko sa inyo kung ano yung mga pinagawa sa amin nung ako'y sumalang sa trade test. So, sa mga kabaro natin dyan na butcher, and antabayanan nyo ang susunod na video sa trade test serye dito sa channel na ito. So, hanggang dito na lang ang video na ito. Kung meron kayong mga katanungan, please type it in the comment section and rest assured that all those questions will be answered as soon as possible. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please give it a thumbs up and please consider subscribing para makatanggap kayo ng notification tuwing nag-upload ako ng mga videos na kagaya nito tungkol sa mga agency na pwede nyong applyan at mga tips at kung ano-ano pa na related tungkol dito sa Japan. Muli, ito ang Tips sa Japan serye, impormasyong importante by Ludionit, still in the land of the rising sun, Japan. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Bye-bye!